Hinahangaan ngayon ang sanggunian kabataan ng isang barangay sa General Mariano Alvarez sa Cavite dahil yan sa proyekto nilang e-library. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Pamela Vasquez. Balik eskwela na ulit. Pero ang ilang mga estudyante, problemado na ngayon pa lang, lalo na yung mga walang sariling PC o access sa internet. May libreng wifi na, may libre pang gamit ng mga computer. Laking tulong na ngang maituturing ang proyektong e-library na ito ng sangguniang kabataan ng Barangay J. Lumbreras sa General Mariano Alvarez, Cavite. Naisipan namin ito dahil na rin sa more on online class, karamihan ng mga estudyante rito sa amin. So, pwede sila rito mag-research, magawa ng mga homework nila. Sa ngayon, 4 na computer units pa lang ang nagagamit sa barangay. Pero madaragdagan pa yan para mas marami pang matulungan sa lugar, lalo na yung mga estudyante. At kung may kailangang ipaprint, libre na rin yan sa e-library ng barangay. Hindi mo na kailangan mag-rent ng PC pa and hindi mo na rin kailangan magbayad ng paprint ng pagkamahal pa pag nagpaprint ka pa sa iba. PM is dakilang daw para makapagpa-schedule mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 10 p.m. Bukas din ito sa iba pang mga residente, lalo na sa mga nagtatrabaho. Yung mga work from home natin na nag-work sa BPO, pag meron silang in case emergency, nasira yung PC nila, yung laptop, pwede sila rito. Nagpasalamat naman si Teacher Jasa na may ganitong proyekto dahil hindi raw lahat sa kanilang komunidad ay may kakayanang bumili nito. I think with the help of this po, matutulungan natin sila na magkaroon ng mas magandang opportunity para mas mapaganda yung learning experience po nila. Maliban dito, mayroon ding educational assistance na ipinamamahagi ang SK. 100 college students ang mabibigyan ng 2,000 pesos at tigi 1,000 naman sa 100 senior high school students. Kahit ang pinakamaliit na unit sa gobyerno, may magagawang malaki para sa publiko, lalo na sa mga mag-aaral. Mobile Journal, Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.